It's your boy Gong back again for another video, mga kaibigan. At today, mga kaibigan, pag-uusapan natin is yung kontrobersya na di umano sa August 24, 2020 magbabalik eskwela na mga estudyante. Ito naman is yung sa DepEd. Depende daw yung sa CHED or sa mga colleges, states colleges, no, mga kaibigan. Naglabas nga itong DepEd memorandum na may tinatawag nilang school calendar na yung August 24, 2020 is yung officially na magbubukas na yung school year, no. Hindi pinaliwanag naman nila na hindi pa physical na pupunta yung mga estudyante sa school, and meron ding mga online classes na magaganap. And ayun, number one yun, no, pag-uusapan natin. Kaya ba ng mga magulang at ang mga estudyante na ma-provide yung online classes, no, na tinatawag? And pangalawa, mga kaibigan, kung ikaw naman ay pupunta sa school mismo, no, yung tawag natin physical attached, no, yung pinaka, yung baga yung ma-expose ka sa labas, no, dahil mag-abiyahe ka, punta ka sa school, gaano ka kasigurado na safe ka, no, yung kaharap mo, mga klase mo. Although sabi nila na 50% naman daw ng 50% for a room mababawas. So for example, 50 yung students sa isang room, magiging 25 na lang. Unahin natin yung sa online classes, no, kasi sinasambit nga ng DepEd for online class. Hindi naman lahat ng estudyante o isang unit ng pamilya is merong connect o merong gadgets o internet sa kanilang mga tahanan, no. So paano yung mga nasa liblib na lugar na wala namang ganung kakayanan, no, lalo na sa gadgets, no, like cellphones, tablets, laptops and computers, no. Paano sila makakasabay, no, sa educations, pag-aaral, mga kaibigan. And unang-una doon, syempre, isipin ng mga magulang, imbis na bumili ng gadgets, syempre, unahin nila yung mga daily needs tulad ng pagkain, di ba? Matututukan ba ng mga magulang yung mga bata? Masisigurado ba ng mga magulang o mga teacher mismo na nag-aaral mabuti yung mga bata? No, which is sabi natin self-explanatory na nun, no, depende sa bata. Ukan, no, para mabantayan kung ano yung ginagawa ng bata, no, sa platform na yon. Kasi pwede naman silang mag-Facebook lang dyan, mag-YouTube, no, kung ano mga kalokohan ginagawa nila dyan sa cellphone nila. And yung pangatlo, access sa Wi-Fi, internet. No, wala si yung iba, oo, meron. Sabi natin yung mga access sila, mobile data, meron. Paano naman yung mga wala? No? So, di ba nga meron dating nag-viral yung bata na nagagawa siya ng asignatura niya sa labas ng kalsada? Di ba? Imagine, no, yung mga ganong tao, hindi nila afford yung mga makabili ng gadgets and wala access sa internet, is sobrang mahihirapan. Traditionally nga ng pag-aaral, nahihirapan sila. So, sa pang-araw-araw na gastos, no, baon, mga ganyan. No, paano pa kaya yung ganito? No, so, although sabi ng DepEd, meron silang budget para nila dyan, pero limitado. Laging may pero. Kasi nga, kulang tayo sa resources or budgets, no. Pero sana matugunan yan ng DepEd, no, kasi sobrang hirap. And next natin is yung physical, no, physical presence ng mga estudyante pag pumasok sila sa school. Unang-una dyan, syempre, yung mga estudyante, bumabiyahe yan, no. Sumasakay ng tricycle, jeep, or motor, or mga kotse, no. Yung mga nakakasalamuhan nila doon sa mga public places, sigurado ba silang safe? Sabi natin, nakamask ka na, sumusunod ka na sa physical distancing, pero hindi mo alam yung paligid mo is punong-puno yan ng
hindi natin nalalaman, no? Kasi kumpara natin yung COVID na lumilito, lumulutang-lutang sa paligid mo, no? Hindi mo na alam. Kahit meron kang dalang mga alcohol and sanitize dyan, no? Hindi ka sigurado, hindi ka sure kung safe ka. Eh, paano eh? Pag nagkaklase na kayo sa room nyo, meron kang kaklase mong hindi mo alam na exposed na pala dyan sa meron kong COVID. No? Teachers, di ba? So, lahat yun eh. Kasi, kung iisipin natin, pakanan ng estudyante yung importante. Although education is important, no? But, mas mahalaga yung kalusugan, no? Healthy. Yung healthy status ng bata o ng isang estudyante, no? Tsaka mga teachers, faculties yan, mga maintenance, guards, no? Lahat yan sila. Siyempre, pag hindi mo alam kung saan galing yung mga estudyante, ngayon, pupila ka sa papasok ko sa entrance and may mga guards doon, may expo sila, no? Kahit sabi mo meron silang pang baril sa noo. Yung thermal scanner ba yun? Siyempre, hindi natin alam, di ba? So, daming what if, daming paano kung, di ba? Paano? And, kagabi, nag-public viewing si President Duterte kagabi. President Duterte na sususpend nga itong gagawing klase. No? Ngayong year, hanggat wala pang vaccine. O lunas na gamot yan sa COVID, suspendido muna itong mga klase, no? Although sabi niya, maglaro-laro lang daw, no? Hindi daw muna bali na wala makagraduate na engineer tsaka mga doktor na yan. Ayun yung sabi niya doon. Kasi hindi naman talaga tayo nakakasigurado eh, no? O, paano kung sabihin natin, wag naman sana, na hindi natin pinagdadasal na ma-expose ka sa taong may COVID tapos hindi mo naman alam. Sa good ba ng DepEd or CHED na tutukan ka, no? Kumbaga yung, kung na-expose ka, kanyari lang, example lang, ako na-expose ako sa may taong may COVID. Sa good ba ng DepEd or CHED yung gastusin sa pagpapagamot ko? Or, pananagutan ba nila na kung magkaroon ng COVID yung mga teachers and wag naman, di ba? Natin pinagdadasal. May responsibilidad po sila, no, na ibibigay, no, kung sakaling magkaroon ng ganyan. Siyempre, takot din tayo sa second wave na tinatawag, no? Kasi tulad niya, marami nagsisuri ang OFW gano'n sa iba't ibang bahagi ng mundo, kaya medyo dapat pagtunan ng pansin, no? Tsaka pag-aralan pa mabuti, no? Kung itutuloy itong school year na to. School year 2020-2021 tayo ngayon. So, minakita nga akong post eh, no, sa Facebook. Ayan, sabi dyan, ang malas daw ng generation na to dahil unang-una, eh, yung batch pala, hindi generation, batch, no? Kasi dahil nag-elementary, nag-graduate, tapos pagdating ng high school, which is pinalitan na ng K-12, nung grade 10, hindi sila nagsuot ng toga, di ba? Nadala lang sila, kumbaga, completers, kung tawagin. Then, ngayon ng, grade 12 sila, hindi sila nag-graduate, no? Hindi naman sa hindi nakagraduate, hindi lang sila nakapag-marcha, hindi lang sila nakapagsuot ng toga nila. So, syempre, malaking karanang yun sa sarili nila, no? And then, sa totoo lang, itong nangyari sa atin na COVID-19 pandemic, napalaking epekto, no? Hindi lang sa physical, kundi sa mental, no? Sa psychology, natin. Pag-iisip, no? Minsan, di ba? Miski ako sa sarili ko. Kung napapansin nyo, ilang days ako hindi napag-upload, medyo inatayan lang ako ng anxiety ko, no? Pero may positive thoughts naman ako na, kasi pag nag-anxiety ako, nag-iisip ko, nag-iisip nyo eh. Pero yung positive
side doon is nakapag-isip ako ng content, which is ito, yung pinapanood nyo ngayon. No? Sana lang mapag-aralan maigi ng Department of Education and ng CHED. No? So, yun lang guys. Kung bago kasi channel na to, like and subscribe kayo dyan. Pinutin mo yung bell para lagi ang notification. I do the vlogging and I do the cooking. Hindi yan, boy. I do vlogs and tulad nga lang to, yung mga ganitong opinions and reaction videos. No? So, yun. Malapit na tayo mag 500. Kaya ba ng 1,000 subscribers? Kaya naman, no? So, share nyo rin itong video na to, no? Sa mga tropa, kaibigan, no? Miss ko sa inyong mga relatives, no? Para maging aware sila, o kung anong opinion. At kung mayroon kayong opinion, no? So, usapin ito, just comment down below. Pag-usapan natin yan, no? Marami pa yan, mahaba pa yan. And disclaimer lang, mga kaibigan, itong mga pinagsasabi ko kanina is opinion ko lang yun, no? Wala akong pinapatamang tao kung sino mga tao dyan. Wala. Opinion ko lang to. So, yun. No? Hanggang sa muli, mga kaibigan, no? Ayos ba yun? Ayos yun. Tol, kaya talaga, oh.